Mga ka-BBM, dahil sa kaliwat ka ng pangbabatiko sa social media nitong si PNP Chief Nicolas Turi III, agad na nagbitiw sa pwesto bilang PNP Chief ng Quezon City Police District. Nagugat ang pagkundina sa kanya ng taong bayan maging ang iba't ibang ahensya ng gobyerno nang agad na naglabas ng preskon itong si Turi, kung saan ay tila nagsilbi siyang abogado at tila pinapanigan pa itong dating police official na si Willie Gonzales na nakuha ng video at nanutok ng baril sa isang siklista. Bagamat hindi pa rin ligtas itong si PNP Chief Turi III, handang imbestigahan sa Senado at Kongreso ang ginawa niyang pagtatanggol sa ex-police na si Gonzales. Sa kabila nito, umani naman ang papuri itong si Turi sa ilan nating mga kababayan dahil sa kanyang ginawang voluntary resignation sa hanay ng PNP. Dahil dito, muling kinalampag ng ating mga kababayan itong si DOJ Secretary Boying Remulla at Bucor Chief General Katapang Jr. na dapat ay gayahin nila ang ginawa ni Turi kung saan ay nagkaroon ng delikadesa. Matatandaan na nadawit o nasangkot sa controversial na pagbebenta ng illegal na droga ang anak ni Boying Remulla, pero hindi man lang ito tinabla ng delikadesa para magbitiw sa pwesto sa kabilaan ng panawagan ng publiko, sa halip ay kapit-tuko pa rin sa pwesto. Maging itong si General Katapang ng Bucor ay umani din ng katakot-takot na batikos mula sa ating mga kababayan dahil sa sandamakmak na kapalpakan sa Bucor. Pero nanindigan ito na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Ano ang masasabi mo dito, mga ka-BBM? Dapat bang gayahin ni Remulla at Katapang ang ginawa ni PNP Chief Turi na magbitiw na rin sa pwesto? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicommit nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kinumpirma ng Korte Suprema na nagtatrabaho sa Hudikatura si Wilfredo Gonzales, ang dating pulis na nakuna ng video na naglabas at nagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City. Sa inilabas na pahayag ng Supreme Court Public Information Office, si Gonzales ay isang co-terminus employee sa tanggapan ni Associate Justice Ricardo Rosario. Ngunit agad uman itong tinanggal sa trabaho matapos malaman ng opisina ang kinasangkutan nitong insidente. Walang binanggit na detalye kung ano ang eksaktong naging trabaho nito sa Supreme Court. Eh, sarap mo mga sakyaw. Diba niya ako pinatay. O, siyempre, o. Sabay pa gano'n dyan, puputukan na niya ako ng baril sa sabay bato. Pagkaray na yun. Oh, yeah. Hindi mo kaporma kasi may baril eh. Medyo nakalibas sa bato. May hawak siyang baril. Oh. Yan, dinidinay na kanina, wala doon siyang baril. Ang dami mo. Saan na ba siya? Umalit siya ata. Dami mo. Kasi nagsimula yun doon sa ano ko lang eh. Aminado naman ako sir na may mali ako kasi pagpasok niya doon dito, pag angat ito doon galing sa Blooming Creek, palito yun sa school. Pumasok siya sa Bible, sa Green yun eh. Natural doon ako ano, Bible yun eh. Eh dinigit niya ako doon, tapos kinapit ko yung ano niya para lumabas. Nagalit. Eh hindi ko na rin po pinansin. Ang nangyari, hinabol niya ako doon. Biglang may nag-post nung isang video na yun na naging viral, na yun pala na isinaalala natin, na-realize natin na nantis na pala dahil nagkasundo rin sila. Kaya rin nagsabi ng kaya na sila din sa police station. Unless na gusto magsali nung nag-post ng video na siya kumbaya na patutok po rin siya ng baril. Hindi, pero hindi tayo kasali. Maaari pa po ba magkaso yung sinista kahit po ang nag-aayos na sila? Nasa kanya yan. Lahat naman ay pwede. Ang tanong na doon is mapapatay yung punta sa korte kung nagkasundo na yan. Yan yung mga.
Wala eh. Sa ngayon, ang pulis ay... Actually, pinatawagan ko ha. Pinatawagan ko yung tao kasi nandun sa kasunduan na kanyang cellphone number. The next question, hindi ko sumasagot. And I really respect ang kanyang desisyon kung siya ay ayaw na magsalita. Church here. This is the first move, right? We need somebody to akasang complainant kung gusto natin i-file ang threats na yun. It can be a light threat, it can be a great threat. Depende na ngayon yan sa pagalingan ng mga ugana. Pero sa ngayon, dahil wala namin po complain, wala tayong kasang marawakan dito. So yung pagkakasundo nila, matapos agad ang incident? Yeah, I think it happened at August 8 ng 6. Ang kasunduan is mga nasa 8 p.m. lang. So, bago natapos siya ang gabi, ay tapos na rin sila. Sir, please, sir, will you provide the data about security? That's it. Kung yung mic. Trabaho ko po, dati at sa ngayon, ba akong kinalaman sa kaso po ito, sa pungsating po ito. Sesya po ba yun? Pero kayo po ay government employees, just to... Hindi ko po matasagot sa ngayon po. Doon na, ay kinakontroblan siguro. Okay, maraming salamat po. Sir, yung editing po na may message po siya na patatawag po ata kayo. Kayo po ba yung isisip po? Hindi ko po kasi narinig pa yung patawag nila po. Sir, hindi na naman yung sahip po ba kayo sa publiko kasi kayo ngayon yung parang nagiging opo. Ang pakiusap ko lang po sana, kasi masyado lang po tayo ato sa social media ngayon. Sana yung mga bloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang pulong-tulo. Marami ka agad magko-comment. Nakita na ka saan. Hindi naman nila nakita yung tulay na pangyayari, yung umpisa na mula sa ganun lugar, malayo, mahirap po yun. Yun lang po masasabi ko, sana maging responsable po tayo ng bloggers. Ano ba, sir? Sa tagal ang pinahinday nyo, eksy na ating press conference, ha? Sir, last na lang po. Kanina. Kaya ito yung important na lang po, kasi siya po yung isa sa mga talaga nagpo-push po nito. Na nagpo-push. Ay, pwede siya mag-file na complaint. Wala namang problema. Kahit sino naman, pwede mag-file na complaint, eh. It's always... This is a free country, okay? So, ang lahat ng interesado, yung tinatawag na sa ikinong community, kung gusto mag-file na complaint, file na complaint. Ay, hindi. Gusto niya. Mr. Gonzalez will be, he will be obliged to answer all of those. Sa ngayon, kaya natin na-address ito sa press call kasi ang kaso ngayon is na sa social media. It is always an important public opinion. So, pinabuti siguro ni Mr. Gonzalez na address din sa court of public opinion. So, kaya statement na siya, andyan naman kung gusto niyo makopya, pinigyan natin sila. Pinigyan ka rin natin, ang isang copy na rin. Pwede po, General. Okay, pagbibigay siya ng legal statement. So, nasasay niyo. Yung lang yung pinakiusap ko na sa mga bloggers na kawawa naman yung mga anak ko. Diba? Mga kapamilya ko. Parang kasama-sama ako atong tao na hindi naman mangyayari yun kung hindi ako talaga tumipensa lang din. Pero hindi ko na masabi po lahat. Parang si Katrina, dejected. Dahil wala nakuhaan yung gano'ng news eh. Parang gusto mo yata, fireworks talaga eh. Mga kaganapan sa Quezon City Police District at saka sa Bureau of Corrections. Ang hepe sa dalawang ehensyang ito ay parehas na nasangkot sa anomalya, parehas na binatikos sa social media. Si Bucor Chief Katapang, grabing batikos sa kanya dahil sa kapalpakan itong nagsimula pagkatakas, later on pagkaaresto ni Kataruha, then nabulgar dahil sa Senate and Congressional hearing, mga negosyo, kubol, wifi, delivery, whatever. To a point na isang kongresista, si Congressman Abante na
General Katapang, are you willing to resign? Congressman na yun, ha? Ano ang sagot? I serve at the pleasure of the president. So, ibig sabihin, wala. Okay. So, walang delikadesa. Dito naman sa Quezon City Police District, kawawang General Torre, pagkakamali niya, mahilig magpa-presscon. Ay, nako. Katabi niya ang ex-police, mayabang, Wilfredo Gonzales, at parang lumalabas na abogado. Naging abogado ni Wilfredo Torres ang isang police general. Ano ngayon? Nako, batikos kaliwat kanan. Ito na, malaking kaibahan. Hindi nakayanan ni General Torres. Na madala ang buong PNP as an organization. Hindi niya nakayanan, pamilya niya, nadadamay sa Batikos. Kaya yon nag-submit ng letter of resignation effective today. Ako, pinupuri ko yung ganyang mga government official na may delikadesa. Very clear, may delikadesa si General Torre. Okay, punta tayo sa Bucor. Kumusta si Bucor Chief General Katapang? May delikadesa ba? Kayo na ang magsagot. So, tuloy pa rin ang ligaya. Kasi, walang utos ng amo eh. Kasi magre-resign lang siya pag sabihan siya ni Boeing, pag sabihan siya ni PBBM. Eh wala, tahimik yung dalawa. Di tuloy lang. Yung delikadesa kasi nasa konsyensya yan eh. Nasa value ng isang tao. So, balik ako dito kay General Torre. May ano siya? GMRC, Good Manners and Right Conduct. Willing siya na mag-sacrifice sa kanyang career. Kasi maganda na yan, oh. Director ka sa isang police district sa Metro Manila. Stepping stone na yan for a better position. Paakyat na yan. Ngayon, nag-resign. Eh, paano kung tinanggap at maging floating-floating na lang? Wala na. Maybe the end of his police career. Balik tayo dun kay Gonzales. Nako, ipapatawag siya ng Senado. Magkakaroon ng hearing. O, kasama, of course, itong si General Torre. So, yun. Damay-damay na. So, believe ako dito kay General Torre, ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya. Kaya, para maglaylo na lang siya. Sana all. Okay. So, si General Katapang, wala tayong magawa kung ayaw niyang mag-resign. But, ito yung masakit. Don't know kung gaano katotoo, may bubuwit si VMR channel. Mayroon siyang puting ahas sa Bucor na nagsasabi, plano ni General Katapang na ibalik si Angie Bautista o Dragon Lady. Babalik na naman siya sa Bucor. Yun po ang bantayan natin dahil napatunayan naman natin very clear doon sa congressional hearings. Grabe talaga ang gawain nitong Angie Bautista. Salot sa lipunan. Salamat at may congressman ako na nagbulgar sa pagkatao ni Angie Bautista. Ano? Mayabang. Nung magre-retiro na pala itong Angie Bautista sa BJMP, kinasuhan niya ang kanyang boss sa BJMP. Kasi, para bang nag-set ng date itong Angie Bautista nga. Itong date ako magre-retire.
parang dinidiktahan niya ang kanyang boss, kaya kinasuha niya. Ano pa? Wala siyang ka-schooling. Kaya hindi ma-promote-promote, kaya forced to retire. Kasi nakadikit siya sa isang DILG undersecretary. Mayroong ano ito? Mayroong sinasandalan itong Angie Bautista nito. Kaya makita nyo, ang yabang niya. Sinungaling pa. Kaya lalo akong bumibilib sa ating DG Bantag. Dahil pinatalsik niya, sinibak niya talaga si ano, sinibak niya si Angie Bautista. Ang exact word nga ni DG Bantag noon is, magtiwala ka na sa ahas, wag lang kay Angie Bautista na yan. I don't know kung anong nakita niya. But ito, kita na natin ang pagkatao ni Angie Bautista na siya na yung gumalaw, siya yung mayordomo sa bilibid na nagpapasok ng kung ano-anong mga materyales na pagkakakitaan nila.